Ang bakit mo, ginamitan mo ako ng piligmata ng kambing. Amon, ay sa laki ng ari mo, naiwan pa sa loob. Nasasaktan na ako, kinalkal mo pa sa loob. Hindi ka sinikilabutan sa mga pinagsasabi mo sa akin. O sige, kung hindi totoo yung ano, sige nga, ipakita mo yung ari mo. O sige nga. Wag niyong pakita dati. Hindi po, pag pumunta po kayo po, sir. Imbis na mamumula kita, papatawa ko sa katanong. Nasa studio natin si Alias Mara. Nirereklamo niya ang kanyang stepfather dahil sa ginagawang pambababoy sa kanya. Pinipilit po siya Idol Rafi na makipagtalik at ginagamitan pa po siya ng mga sex toys, Idol Rafi. Mara, magandang hapon. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Okay, kanina kausap ko po si La Rose. Opo. At meron po kayong anak ng iyong stepfather, tatlo na po. Opo. Alam po ba ito ng mother ninyo? Opo, wala lang din po siyang magawa. Sinabi niyo po sa simula sa fault ito sa mother niyo? Opo, dati po kasi Sir Rafi, nasa probinsya po ako. Ngayon lumuhos po ako na Maynila, kinuha po ako ng nanay ko. Tapos po nung, dito po kasi ako nag-high school sa kanya. Ano po, bigla-bigla po siya nagkakagusto. 17 years old pa lang po ako nung Sir Rafi. Hindi ko pa po sinabi nun kay mama. Nilihim ko po yun. Kailan niyo po sinabi sa mama niyo to ma'am? Nung umalis na po kami sa bahay. Kasi ano po... Ano po naging reaksyon mama niyo? Ay maniwala? Hindi naman po, hindi niya po alam. Nalaman niya lang po nung umalis na kami sa bahay po. Tinanan po ako. Ah, sumama ka po dito. Opo. Dahil natatakot din po ako sa kanya. Okay. Sa halip na sana magsumbong ka sa mama mo, sumama ka sa stepfather mo. Opo. Ako, May kunting ano rin dito, problema. Nalaman po ng mother niyo huli na kasi nagtana na po kayo, sumama na. Opo, sumama po ako dahil natatakot po ako. Eh bakit po kayo sumama? Eh pwede naman po kayong tumanggi, pwede kayong tumakbo sa pulis. Pinututukan niya po ako dati ng kutsilyo po, tas dati po may baril din po siya. Wala pa po lisensya nun. Okay, hindi, ang ibig ko lang sabihin, sorry mama, ibig ko lang sabihin po, sana pag ganon, na meron pong ginagawa sa inyong pang kababuyan, pang halay, tulad niyan. Kung hindi niyo po kayo sabihin sa nanay niyo, nandiyan naman po yung police, nandito po kami. Siguro po matagal yung nakilala aming programa. Opo. Sinabi niyo sa amin, agad-agad, nakasuan na natin itong nayupak na to. Sorry, ngayon lang po ako nagkalakas ng loob, Sir Rafi. Opo. Pero yung pong pagtanan niyo po, pagsama niyo po, nagkaroon din po kayo ng problema dito sa mama niyo. Siyempre, I'm sure sumama din ang loob ng mama niyo kasi parang inagaw niyo po sa kanya yung kanyang kinakasama o boyfriend. Pero ang in good terms po kayo ng mama nyo. Opo. Nanay Helen. Hello po. Okay, so nung nalaman niyo po, Nanay Helen, yung sitwasyon, ba't hindi kayo nagsumbong sa mga otoridad? Ano po, pag uwi ko sa bahay, wala na po sila, Sir Rafi. Halos ikamatay ko, inaalas po sila. Wala na kasi bata pa yung anak ko. Bila na lang sila nawala. Nag-usap na po kayo ng kinakasama mo? Yung time na po yan, hindi po papayag doon kami sa barangay. Ay ma'am, hindi barangay mga testo pag mga ganito. Pag yung mga rape, hindi na po barangay to. Dapat ma'am, diretso agad sa polis, makasuhulog. Opo, agad. Sir Rapetol po. Ganun lalo din po. Lalo kung katatapos lang, agad dapat makulong na ito. Gumawa din ako ng action yung time na po. Dun. Kaso lang, iniisip ko rin yung pakat-pakanan yung mga anak ko, yung anak ko is yan. Hindi ko alam kung nasaan akong lulugar. Ito yung matindi, Sharice, ginagamitan na natin sa toys na kung ano-ano yung opo, mga... Opo, Sir Rafi. Mahirap na, wag mo nang banggitin on air. Opo. Basta yung mga toys na ayaw na nitong kumpleto natin, pinipilit kapag hindi pumayag, doon ang ginagawa yung pananakot. So parang, in a way, parang rape to. Tama ba ako, Attorney Blessy? Yes, sir. Actually, yung patong-patong po, marami pong pwedeng isang pangkaso kay Tatay John po. Yung pagtana niya sa isang minor de edad. Opo. Pero una talaga, sa kita ko, meron sigurong rape doon dahil tinakot niya itong bata. Tapos pangalawa, para masaril niya itong bata, inilayo niya at tinana niya. So minor. And then pangatlo, ngayon, siguro yung bata, wala na magawa. Napilitan nila yung itong victim na makisama dahil nandun yung takot. And then, pinababoy na nandyan na. Ginagamit na lang ang sex toys pag hindi pumayag. Tinatakot at pinipilit. So again, another rape na naman yan, di ba? Yes, sir. Right? Pati rin po yung paggamit niya ng unlicensed firearm, ibang kaso pa rin po yan, Idol. So patong-patong ang kaso nitong lalaking to. Opo. Tatay Jose, magandang hapon po, sir. Ay, magandang hapon po.
Sir, ito pong sumbong ni Mara, yung inyo pong stepdaughter. Ako, katakot-takot na kaso po ang hanapin ninyo. Mabubulok po kayo sa bilangguan nito, sir. Eh, sir, baka naman po. Ang ano ko po niya, kausapin niyo po yung anak ko po. Yung anak mo, tinuturuan mo nga. Kung ano anak, 8 years old pa lang. Alam na kung paano gumawa ng bata. Alam mo, yung batang... Nanonood ka ng porn! Andyan yung anak mo, nasa gilid mo! Sige nga! Tama ba yan? Ang galing mo dang magano. Ang galing-galing. Dapat yung bata ang tanungin niyo po, hindi ko kayang ano yan. Puro paninira kayang ginagawa mo sa akin kito wala ka namang ebidensya. Sige nga, sinisiraan mo ako sa ibang tao. Sinasabi mo, wala lang kayo sa kamalanti ako. Sir Jose, namantalang ikaw yung nakabirgin sa akin. Sir Jose, napakabugok mo, ano? Gagamitin mo testigo laban sa kanyang nanay itong bata na wala pang kamuang-muang. Mahilig kang gumamit ng mga taong walang kamuang-muang. Unang-una, minor de edad ito nung halayan mo itong bata, yung kahinyang kahinaan, pinagsamantalahan mo. And then after that, para masarili mo, tinanan mo. And then nung matanan mo, napipilit na makipagsayo dahil sa takot. Pag ayaw, tapos kuminsan, bababuhin mo, gagamitin mo sex toys. Pag ayaw, yun, tatakotin mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, tatalungin yung bata. Hindi namin tatalungin yung bata. Tatalungin ng korte sa bata, totoo ba? Pag nanonood ng porn yung papa mo, nandun ka sa tabi mo, yun ang tatalong, yun ang kadidiin mo palalo. Nag-gets mo kung hindi ka talaga buko. Yun nga po, ang gusto ko po, yun po. Bata, tanongin po kung totoo po, kasi hindi ko po talaga, sir, ako naman po, sir, ang laki po ng pangarap po sa mga. Masa yung bata sa akin, muna. Hindi totoo? Kaya tanong niya, mama, ano ba ibig sabihin ng sex? Mama, nanonood si papa ng nakaubad na babae yung hinihipo, yung puwet, yung nakapatong yung lalaki sa babae. Nako, hindi ko kayang ano sige yung sinasabi mo. Grabe yung inaano mo sa akin. Ikaw na yung nag-aano sa akin. 8 years old pa lang yung bata. Sir Jose, bakit mo tinanan yung stepdaughter mo? Ay, hindi po. Hindi ko po naman itinanan yan. Talaga po nag-ano kami. Nagkita mo, may tatlo po kaming anak. Pinipilit ko na ako. Bakit mo nga po tinanan yung bata? Hindi, ang alam po kasi namin, buntis po siya noon. Kaya po nag-ano po kami. O kaya nga, bakit mo po binuntis yung stepdaughter mo? Eh, nagkagustuhan po kami. Bakit mo ginusto, stepdaughter mo yan? Eh, siyempre po, alam niyo po, tao lang po tayo. Kahit po, sir. Ah, hindi pwede magamit yon. Dapat pinigilan mo yung kalibutan mo. Eh, minor edad yan eh. At sa kayo pa, stepdaughter mo, hindi ka mamambo. Siya nga po nagsasabi na, sinabi na siya. Tapos yun, bakit minor edad po? 17 mo ako nang galaw. Hindi naman, dang, alam mo. Anong alam mo? Anong Diyos na lang? Totoo lang na sinasabi ko. Grabe yung inaano mo sa akin daw. Kawawa yung mga bata. Na, ang laki ng pangarap po sa mga bata. Kita mo. Ang laki mo, 17 mo ako ginalaw. Pero umalis tayo ng bahay sa silang. Grabe. April na, buhay pa si Lola nun. Hindi pa patay. Grabe daw. Alam mo, tatlo na yung taon mong tingin. Tinataon mong anuin mo ako kapag wala si mama sa bahay. Dahil sa gabi nagtitinda siya. Sinasamantala mo. Pinabunutan mo pa nga ako ng ngipin dahil gusto mo doon tayo, doon mo ko dadali sa CEO, doon mo ko imumutel. Grabe, alam mo dang, hindi ko na yung mga pinag... Sana dang, noong ilan na ang ano natin, anak natin dang, tatlo, ilang taon na, 12 taon tayo nagsama, bakit ngayon lang dang? Grabe naman yung ginagawa mo sa akin dang. Hindi ko na kayo mga ginagawa mo sa akin. Ngayon ako nagkalakas sa loob. Dang, ikaw na nga yung tama, payet-payet ko na nga dang, sa sobrang... Kita paano hindi ka papayat? Iligsasabu ka? At bakit hindi mo kung hindi pa ka nahuli, kumpare mo, hindi ka patitigil. Ang grabe ka naman, dang. Bakit hindi mo ko yung par-drug test, dang? Par-drug test? Kung tutukan mo nga ako ng baril. Ay, shoot, oh, diba? Ang grabe naman. Tsaka kahit itong na-hospital si Didek, pinapahiyam ako sa hospital. Ang nandilito ko sa mga pinagsasabi mo, kung tinututukan ko, grabe. Baka galing mo magsalita. Alam mo, dang, ang bisaya nga ako siya. Paano ka ba? Anong ang bisaya? Kung andito nga lang yung mga kumari mo, magsasalita yun eh. Dahil alam nila yung kung ano ang totoo. Grabe naman yung inaano mo sa akin ngayon. Hello, Sir Jose. Bago ko makalimutan, nasaan po yung baril nyo? Sa bahay po. Okay, saan galing yung baril na yun? Ay, binili ko po. Kasi po dati po, nagtanong po ako ng manukan po. Walang lisensya? Meron po. Kaya lang expert po. Kasi nung nag-pandemic po, wala ang lisensya. Okay, so good expand. Alam mo, Jose, unang-una, napakawalang, sorry ha, napakawalang yamo naman. Tinaydor mo yung misis mo. Tinaydor mo yung
Agelpo mo kinasama mo para agawin itong stepdaughter. Hindi, grabe naman po, sir. Parang hindi ko kaya. Sabi namin, daming lugar na pwede kang gumawa ng kabalastugan. Bakit doon pa talaga sa stepdaughter? Kaya nga, sir. Sa totoo lang, parang hindi ko po ano. Saka sinasabi nga po sa ibang tao sa pinagkakalat niya, siya daw po yung naka-virgin sa akin. Makataruhan po ba yung proud na proud ka pa? Grabe dang yung mga pinasabi mo. Ano, grabe? Yung mga nagsasabi sa akin yan. Grabe naman dang yung mga binabato mo sa akin na yan. Aba, yung mga kumpare mo ka lahat nga. Paano ano pinagawa ko, kailan ka tumanda? Oh, grabe. Hindi nga lang ito ano. Kaya nga ayoko na pilipilit mo ako dahil hindi lang nga tama yung ano ng ari mo. Kung ano ini-injik-injik mo dyan, petroleum jelly. Amakin mo, hindi ka pa na content, no? Gusto mo malagyan mo pa ng bulitas? Sabi ko, di ka na naawa sa akin. Manahimik, sabi ko, kababuyan na yung ginagawa mo sa akin. Oh, kumpare mo pa naglagay. Nagpalagay ako, hindi naman ko ginamit sa'yo yun. Di ba sabi mo, wag natapakal naman. Oo nga, di ba sabi ko sa'yo, maawa ka naman sa akin dahil, hindi ko naman, dahil nasa diba, isang bahay pa rin tayo, respetuhin mo naman ako. Sabi mo, Dang, wag na... Dahil kung ano-ano naman sinasabi mo. Dang, sabi mo sa akin, wag mo na akong pakialaman, hindi na kita pakialaman. Kaya nag... Ano, ako, amaki mo, ginamitan mo ako ng... Ano ba yun? Yung piligmata ng kambing. Amon, ay sa laki ng ari mo, naiwan pa sa loob. Nasasaktan na ako, kinalkal mo pa sa loob. Lahat ng kasi ng sumakalsumkit pa kayong puson ko. Alam mo yan. Alam grabe mo yan. Ka, alam mo, Dang, grabe mga pinagsasabi mo. O, diba? Totoo naman. Kapakasinungaling mo, totoo naman talaga. Maawa ka naman ako sa mga anak mo. Ikaw ba naawa sa akin? Kung ano-ano sinasabi mo? Grabe ka naman, Dang. Hindi tututukan mo ko ng baril? Ay, sus, naku po. Ay, kung, Dang, kung amura-mura niya. Sinabi mo pa ka dati, gusto mo patayin na kita, tapos magpapatay na rin ako sa sarili ko. Ako, grabe naman yung pinagbababoto mo sa akin. Entang, bakit ganyan yung mga pinagsasabi mo? Ngayon mo lang sinasabi sa akin. Ano ngayon? Nag-usap na nga tayo sa barangay eh. Sir, matanong ko lamang, ba't mo ginagamitan po ng sex toys at yung ano ng kambing? Wala naman po, sir, hindi ko pa ginagamitan ng ganyan. Nag-injection pa ng jelly, parang napakasadistang mo po ata. Sir, bakit po? Sir, sa totoo lang po, hindi ko po ginamitan ng ganyan. Ngayon niya lang po sinasabi sa akin. Kapag sinuwaling mo? Paano niyo pa na malaman yung mga kambing, yung mga bulitas, mga jelly, kung hindi po niginagawa hindi, sir, sa totoo lang po, nag-ano po ako ng, ano mo, ng jelly. Ang tagal-tagal na pong panahon noon, nasa 7 years na po siguro, sir. Kaya nga, sir. Kaya nga, the fact na nagpa-injection ka ng jelly, gamitan mo ng pinikmata kambing, bulitas, so gusto mo talagang pahirapan at ay, hindi naman yung po, sir. Katalik. Hindi naman po yun. Hindi, wala po sa isip po yun, sir. Namamaga yung ari mo. Oh, sige nga. Grabe naman daw yung inaano mo sa akin. Ito to naman talaga. Alam mo. Hindi ka sinikilabutan sa mga pinagsasabi mo sa akin. Oh, sige, kung hindi totoo yung ano, sige nga, ipakita mo yung ari mo. Oh, sige nga. Papakita. Oh. Wag niyang pakita. Hindi po, pag pumunta po kayo po, sir. Pag ano po, ay, hindi pa nga tuyo yung sugat eh. Imbis na mamumula kita, papatoko ko sa katarong. Ikaw ba nga sugat, ikaw mismo nagtatahin. Ba't namin titignan yung ari mo, kung di ka po nang kengkoy kang ano, Jose. Hindi naman wala po. Wala kang pakialam sa ari mo. Pakialam namin, ikaw ay nireklamo sa panggagahasa at panging sadista at pambababoy sa kay Mara. Hindi yung ari, wala kang pakialam sa ari mo. Sir, pero paano ko itong ginahasa yan? May tatlo yung anak namin. Mamara, pasensya na. Ito pa kanina pa po, yung mga netizens ang nag-react. Pakisagot lang po para naman sa mga netizens nagtatanong bakit daw po pumayag ang itanang kaisa tapos pangalawa bakit sa tinagal-tagal ng panahon ngayon lang ka nagsumbong and then pangatlo ngayon kinabot pa po sa tatlong anak ninyo. Yan po ay galing sa mga netizens, mama, hindi po galing sa akin yan. Sige, ngayon lang po kasi ako naglalakas ng loob si Rapi. Tsaka ilang beses na po ako umalis doon sa bahay, pupunta pa ako doon kila mama. Grabe, sana sige po. Sige nga, tapos, nung pumunta pa ako kailan mama, sabi, huwag mong patutuloy yan. Pag pinatuloy mo yan, tignan mo kung anong mangyayari sa inyo. Alam niyo, sir. Pati nga doon sa makapitbahay ni mama, pinahiya mo sir, ako eh. Matanda po. Pinagkakalat mo ako na kung ano-ano kwento. Nang yung buong detalye po, huwag naman po kasi ganyan. Kasi po, ako na po ang niloloko dito. Ano, ako, ikaw? Yung anak po, kahit si Rapi, kahit magtanong-tanong ka po doon sa mga kapitbahay ng mama ko. Totoo po yung sinasabi ko. Ikaw ang niloloko. Paano ka niloloko? Samantalang tinanan mo itong stepdaughter mo, niloko mo na ang misis mo, niloko pa itong bata. Kasi inamitan mo pa ng bulitas at kung ano pang mga katanong-tanong doon sa ari mo. No sir, no sir. Ikaw ang manloloko dito sir. No. Hindi ka niloko nitong si Mara. Ikaw ang nanloko sa kanya. At saka naniniwala ko sir na natatakot itong bata kaya hindi nagsumbong. Dahil nga may baril ka. Kahit na sino siguro, pag nalam na merong baril, yung isang kasama niya na...
ganun liliit po sa power siya. May balit tanong niyo po yung mga kapitbahay ko, sir, kung may inano na po ako doon. Yun oh, inano ko eh, dati nga, kahit nung may manukan ka, bigla-bigla ka na lang doon ka nagpapaputok. O sige, wala mga kapitbahay na nagre-reklamo. Okay, Johnny Blessy, ano bang mga patong-patong na pwede maikaso dito kay Jose? Yung rape ng minor, yung illegal possession ng firearm, at tapos makakomplicate pa po yung rape dun sa, dahil ang ginamit nyo pong pangtakot sa kanila is illegal use of unlicensed firearm po, sir. Aggravating circumstance po yun. So, tataas pa po lalo yung penalty niya sa rape dahil gumamit siya ng unlicensed firearm. Tapos, pwede rin po siyang kasuhan nung nanay ni Mara for vousy rin po, sir. Tapos, yung mga anak niya rin po, kung meron ding ma-prove na ginagawa niya po yun. Yung ano doon siya ng pornography sa harap ng mga minor de edad na anak. Yes, sir. Pwede rin po siya nun. Ano rin yun eh. Abuse din po yun ng minor. Kasi, syempre, nahaharas yung bata, nanonood siya ng ganun sa harap ng bata. Yung gagamitan niya ng mga sex toys, itong si Mara, at kapag hindi pumayag, ay tinatakot, anong kaso yun? Kasama po yun, sir, sa rape. At kada rape pong ginawa sa kanya, ibang count po yun. So, kung gano'n po karaming beses na pinilit po siya, bilang po yun ng rape, sir. So, in other words, patong-patong na kasong kinaharap nitong si ano? Yes, sir. Sir, okay. Sige po, kayo naman po magsalita, Sir Jose. Kasi po, minsan po, iniwan po niya sa grocery yung anak ko. Tapos po, sinabihan po yung anak ko, napapaluin na 50 cents. Pag nagsumbong sa'yo, bakit po kailangan sabihin yung anak ko ng ganun? Tapos pangalawa po, iniwan din po sa 7-Eleven. Ang tagal-tagal niya rin po bumalik. Tapos po, okay, nung nahuli po ng anak ko yan, na nakikipagpasaan na po, so tinadyakan niya po yung anak ko sa Sikmura, na malipit po. Sana, okay, sir, usapin niyo naman po din yung anak ko. Pangit naman po yung ganyan po. Saka, sir, katulad po niya, nung nag-upisa po kasi yan, nung nagtayo po ako ng manukan sa bagak, saka sir, baka pwede pong ganito, baka pwede pong mag-request na kung totoo po ang ano, magpalay detector po kami tatlo ng pinag-ano ko na lalaki, yung pinag-sususpikan ko, baka pwedeng ganun po. Para sa pinag-lay detector test po, sir? Para po malaman po talaga natin na talagang wala siyang karelasyon, sir. Okay, so, palay detector test para malaman na meron siyang karelasyon na ibang lalaki. Okay, opo. And then bata, abandonment, para inaabandon na yung bata, iniiwan sa 7-Eleven, tapos pinapalo. Ano pa po? Ano po kasi yan, sir? Napansin ko po kasi yan, nung nagtayo po ako ng manukan sa bagak, iniwan ko po sila din sa bahay. Nandun po ako sa bagak ngayon. Eh dati po, pagka-deo po nila ng Martes po, half day pa lang po, nandun na po sila. Ngayon po, magdalawang araw po sila dun. Eh nagtataka po ako, dalawang buwan na po, hindi pa kami inuwihan ng anak ko. Sabi ko, nak, baka pwede uwi na lang tayo kasi hindi na tayo pinupunta ni ma'am. Saan po yung ibig sabihin si Mara ay sumasama sa ibang lalaki? Opo, sa bagak po. Yeah. Yung sa manukan sa po, kinayo ko po. Tapos po, nung makita ko po manukan siya. Okay, sige po. Ano po sir? Sige po. Sige nung na. Makita ko po siya, nung nagulat siya sa akin po, nung bakit andito kayo? Eh sabi ko, hindi niya na kami pinupunta. Dalawang buwan na dati. Linggo-linggo. Dalawang araw, andun kayo. Tapos po, pagkikita ko sa mukha niya, pulang-pula po yung mukha niya. Tapos yung nagpapahid po ng ano, tapos nagiinom siya ng glutathione. Glutathione. Opo. Glutathione. Okay, glutathione. Ano pa po? Tapos po, nahuli ko po siya minsan sa bintana po. Lagi po silip siya na silip doon. Kasi kapitbahay yung... Okay, sandali po. Bintana, silip ng silip. Ano pa po, sir? Sige po, pinagbibigyan kita. Siyempre mo, pwede po kami magkasama niyan. Eh, hindi naman po talaga lumalabas ng bahayan. Na ano ko po, yung bagong ligo siya. Bili siya ng bili doon sa may tindahan. Yung suspect ko nga po, doon po nakatira. Okay, sir, po, sir. Bagong ligo, bili ng bili sa tindahan. Okay, ano pa po, sir? Ligo po. Bili ng bili sa tindahan. Okay, ano pa po? Ayan po. Last po, sir, ha, para labis-labis na ano natin, matodo-todo. Tindahan. Okay. Sige po, nasa huli na po tayo, ba't na huli? Bagong bili, bagong ligo, bili ng bili sa tindahan. Okay, sige, ano pa po, sir? Ang, po, sir, ano baka pwede nyo naman po, sir, pausapin nyo yung anak ko po. Kasi po siya ang magpapatuto po niya na ano. Sige, sir, irapat na natin to, sir. Ito po yung mga depensa nyo, sir. Pinagbigyan kita, sir, hindi kita pinainterrupt. Okay, sabi na po, sir, ang depensa nyo, nabando sa akusasyon niya na kayo po ay hinalay, na hinalay nyo siya, tinanay nyo siya, minod edad siya, tinanay nyo siya, tumitala kayong baril. Kasama ko dun sa sumbong na ginagamitan nyo po siya ng mga bulitas, pitik mata, gel, pag ayaw pumayag, tinututukan mong baril. Ito pa yung depensa nyo, sir. Sir, ha, makinig ka kung tama ba ito. May ibang lalaki, iniiwan sa 7-Eleven yung bata, pinapalo yung bata,
sa manukan may ibang lalaki, gumagamit ng glutathione sa bintana, silip ng silip, bagong ligo, bili ng bili sa tindahan. Ang tanong ko, sir, anong kinalaman nito sa ibinibintang seminary? Natatamang tuloy ako, sir. Kanina pa ako nagigigil sa iyo, sir. Kaya lang pinipigil ko ngayon, sir. Hindi, ito pong sir, sagot ninyo, pag sinabi niyo po ito sa judge, eh baka, sir, mamumura ka ng judge. Sir, ang ano ko lang po doon, doon po ako nag-umpisa na nag-ano sa kanya na may lalaki siya eh. Sir, walang kinalaman dito yung mga sinasabi mo rito, sir, yung kahit may lalaki siya. Wala po, malayo po to sa katotohanan. Ang katotohanan po, sir, na dapat nang kipasin ko talagang hindi totoo na siya ay ni-rape mo dahil patunay niya, meron lang po kayong tatlong anak. Opo, pati, kasi, pati yung glutathione, sir, nananahimik yung glutathione. Hindi, sir, baby. Ikaw ba nag-glutathione? Hindi po. Pati yung bintana, sir, dinamay mo na rito, grabe ka naman. Hindi kasi pati po, yung bagong ligo, pupunta sa tindahan. Anong kinalaman po yung bagong ligo niya pupunta sa tindahan dahil sa pang-aray mo sa kanya? Sir, hindi naman po nalabas ng bahay kasi yan eh, nag-uutos po yan. Ako yung mga... Kaya nga sir, sige, sabihin po natin totoo sinasabi yung pagbagong ligo. Alangan ba naman pag... Alangan ba lalabas siya ng bahay kung hindi siya nagliligo? Kahit na sino siguro, pagbagong ligo, may karapatan man lumabas. Anong kinalaman yung hindi, dati pagbagong naman ligo siya at lumabas sa pang-aray mo, sir? Tama na. Attorney Blessy. Yes, sir. So ang depensa niya, malayo, wala sa hulog. Wala po sa hulog, sir. Hindi po papakinggan ng korte. Ang pinag-uusapan natin dito sa lupa, eh siya nandoon na sa Jupiter. Yes, sir. So wala, hindi talaga. Sampan natin ang kaso to, Attorney Blessy. Sana sir matulungan niyo po ako kasi 'di ba po nagsasama pa rin po kami sa isang bahay. Natatakot po ako kung ano pong mangyari sa pag umuwi po kami. Hindi na po kayo uwi, ma'am. Kami na pong bahala niya. Sari, yes, Blessy, huwag natin pa-uwin si Mara. Kumonsulta rin tayo sa isang psychologist, yes, sa isang social worker, and then sa Women's and Children's Desk na ating PNP. Sir Jose, meron ka pa idagdag bukod dun sa glutathione? Sir, ano po, grabe naman po kasing ginawa sa akin yun, sir. Hindi ko naman kayang gawin yun, sir. Ano po? Sa 12 taon, sir, ilang taon na po kami, ngayon lang siya bakit ngayon lang siya nagganyan, sir? Nay, mas malala yung mga pinagagawa mo sa akin ngayon. Alam mo, grabe naman dang ginawa mo. Ang grabe. Sandali po, sir. Sinagot na niya po yun, sir, kasi may mga netizen na nga po nagtanong yan. Inulit na yung tanong ng mga netizen na bakit after so many years ngayon ka lang sumbong. Sabi niya po, sir, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na loob. Okay, sir? Yun po yung depensa niya. Hindi na ako makapagsalita talaga. Pinahan kita magsalita, sir. Pasensya na, sir. Sir, sige, turuan kita, sir. Sir, makinig ka. Pag nandun ka na sa judge, nililitis ng kaso, please lang sir, huwag mong gamitin yung glutathione, huwag mong gamitin yung bagong ligo sa bintana, huwag mong gamitin yung manukan. Huwag niyo po gamitin yun sir, baka mapagalitin lang kayo ng judge, talo ka na agad. Okay sir? Okay. Para magkaroon ka naman kahit konting laban. Okay sir? Opo, sige po. Sa 12 years, sir, ngayon lang po, grabe naman po yung nangyari sa akin, parang di ko sir matanggap eh. Bakit po sir? Grabe naman po yung dapat matagal. Isa po kayo nakakitang nirip, may tatlong anak po. Kung saan kami nagtinda ng Paris po niyan. Amaki mo nga pinagtitinda mo ako. Ako nag-aanay ka pa, sarap ka lang sa buhay. Pabilibili, pag-alagala ka lang. May kotse ka dati, sinasawaran mo 50 pesos. Lahat naman ng alas stress na mati na araw, mutik na, ilamis na ako mutik maholda, papunta Blooming Threat. Kilos ko lahat yun. Grabe yung mga sinasabi mo. Grabe yung tapos may bahay tayo, nakapundar tayo, tapos gusto mo, ibenta. Ang Blessy, ipiso, ayaw mo kong pahawakin. Yes, sir. Yes, sir. Grabe yung gusto mo ma-assess din ng mga health professional, ano? Yes, sir. Itong sumbong ni Mamara. Opo. Okay. Gusto ko magawan din ng evaluation assessment. And then, of course, gusto ko mabigyan ng intervention at tulong itong si Mara. Ako, naniniwala ako sa kanyang sumbong. However, kailangan pa rin gawa ng assessment para kapag nagsampa ng kaso tayo sa korte, tight yung case. Mamara, sasamahan kayo ng aming reporter para doon po sa, kayo po gagawa ng assessment, evaluation, intervention para maumpisa na po yung proseso pagsampa ng kaso. Ano po? Okay? Ako, salamat po, sir. Kausapin po kayo mamaya ni Atty. Blessy, huwag muna kayo umalis para doon kung paano natin atakihin yung pagbuo ng kaso niyo hanggang sa masampa to sa piskalya. Apo.